ay pinapagawa sa atin dito ulit na electric pan. Ito ay desk pan o floor pan. Dinala sa atin ito ng customer natin. Dahil ang ano nila, napansin nila, naamoy nila, nangangamoy sunog habang umaandar siya. At kapag kahinipuraw nila itong likuran, itong may parts ng motor ay ano ito? Ay sobrang init. Napakainit dito. Kaya bang maandar. Tapos yung hangin niya na amoy nila, nangangamoy sunog. Kaya natatakot sila na gamitin. Ano? Tama naman yun kasi delikado. Baka masunog. Magkaroon ng sunog o masira yung motor ng electric pan. Naandar pa ito. Try natin. Yung switch niya, yung iniikot lang. Ito. Switch natin. Subukan natin paandarin. Ayan, umaandar pa siya. Oh. Kaya lang maamoy mo nga ay nangangamoy sunog siya rito sa yung hangin niya. Kaya yun ang ating re-repairing ngayon. Papakita ko sa inyo kung saan nangangamoy sunog at paano ito i-repair kasi delikado yun. Okay, patayin muna natin. Tapos, gawin natin ay kalasin natin. Okay naman yung motor niya kasi umiikot siya. Pero pag nagtagal kasi yan na nangangamoy sunog at ginagamit pa, maaring ang mangyari ay tuluyang masira yung motor o kaya pagka nahayaang maandar siya ng matagal ay masunog at maging sanipan ang sunog kaya delikado. So yan ngayon yung ating i-repair. Dalhin natin itong mga cover niya. Yan. Unahin natin to. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko o kapag like sa aking video, paki-subscribe at saka paki-like para mag-upload tayo ng maraming video na mapapakinggan nyo at magagawin yung trabaho. Okay, yan. So, tatanggalin natin itong front motor cover. Dito, umiinit sa likod. Ay pag may electric pan kayo, pinapagawa sa inyo pag kinesting, hawakan nyo doon sa likod kung mag-overheat, sobrang init, yung hindi pangkaraniwan ang init, tapos may naamoy kayo na ang amoy sunog, so delikado na yun. Kailangan nyo talaga na ano na yun. Pa-repair. Sobrang tigas nitong ano, kanyang oscillation. Dali natin. Kasi minsan, tigas talaga ito. Ay, naku, wala. Nasira na. Talagang grabing sira. So, palitan na lang natin mamaya yan. Minsan kasi napakipit. Grabing tanggalin. Samaya na natin yan. Palitan na lang natin. Marami naman ako nito. Kapit na kapit. Kasi yan minsan dito. Ay talagang mahirap tanggalin. Kailangan pwersahin. Okay, yan. Iso yung motor niya. Ang gawin natin, ihiga lang natin para makita ninyo. Ayusin ko lang yung camera. Okay, yan. So, yan. So, ibig sabihin, okay yung motor nito. Walang problema yung motor niya. Kalasin natin. Kumiikot siya, so ibig sabihin, buo yung motor. Ayan, tingnan natin dun sa loob kung bakit. Ayan, ano? Umiinit. Tingnan natin yung loob ng lahat kung mayroon dong isang bagay na nasusunog. Okay, yan. Tanggalin natin. So, try natin kung kaya natin tanggalin dito kung maluwag sa may... Okay, maluwag naman. Dito natin tanggalin. Ayan. Sa uli na lang natin mamaya. Ayan. So, para makalas to, may apat na screw ito. Dito. Sa dalawa. Tatlo, apat. Kakalasin natin yan para makita natin yung loob. Baba ko lang yung camera natin para
makikita nyo ng lubusan. Okay, yan. So, yung ganun yung pagkakalas, kakalasin natin dito. Pero kailangan natin ng, okay, so kalasin natin. Para makalas to, nanggalin natin itong kapasitor. Try natin kung matatanggal. Ito yung kapasitor niya. Nanggalin natin. Yan. Bukan natin kung maluwag itong mga screw niya. Kasi minsan may mga screw na medyo challenging yung pagkakalas. Ito, medyo maluwag naman. Okay. Yan. Okay. Itong apat na screw, kalasin natin. Ayan, medyo matang ano rin, mahigpit din minsan to. Ayan, buti medyo hindi mahigpit. Hindi tayo nahirapan. Okay. Tingnan natin kung saan may parts na nasusunog. Kaya nangungumoy siya. Kalasin natin. Lain lang natin to. Medyo maigpit siya. Tapos ito. Okay, ito yung delikado. Ano siya. Malagot. Okay. So, tignan natin kung mayroong parts dito na medyo nasusunog siya. Okay. Yun. Okay. Ito. Sa sobrang init niya, eh halos masunog yung ano, yung mga cable tie niya. Yung isa. Sobrang init niya. Ibig sabihin talagang nag-overheat ito. Pero okay naman yung motor. Wala namang problema kasi umandar. Ngayon tignan natin kung alin yung maaaring nangangamoy sunog. So wala naman dito sa kanyang stator. Wala dito. Okay to. Okay, tignan natin yung isa pa sa talagang hinihinala natin. Na tanggalin natin to. Ah, okay. Linisin natin at napakarami. Wala sa motor yung problema. Yung nangangamoy. So, ang hinihinala natin na amoy na nangangamoy dito ay itong ano niya? Bushing at itong shafting niya natuyo na yung langis. Dahil wala na nagpapadulas, yun yung foam niya, nandun yung doon stakan ng langis. Dahil wala na siyang nagpapadulas, pag umiikot, ito, tuyong-tuyo na, bakal sa bakal na yung, pag umiikot na ganon, bakal sa bakal na yung naglalapat. Katagalan niya, nagiinit, habang umiinit, yun ang nangangamoy sunog. Kaya tignan ninyo yung ano niya, yun ang halos, sunog halos sa sobrang init ay parang nangitim. Sobrang init ay nangitim. So ganun dito sa kabila din, oh. Meron din siyang kaunti. So yan yung nangangamoy sunog katagalan. Nagiinit 'yan, pag init niyan, yun ang naaamoy na nangangamoy sunog. At nagiging dahilan din 'yan dahil nahihirapan umikot ang rotor. Nahihirapan yung motor paikutin dahil wala na siyang langis, bus na. May tama na rin itong shafting niya at bushing niya. Magkabila. Yun ang nagiging sanhi, nahihirapan itong stator na paikutin itong rotor. Umiinit ito. Umiinit itong stator. Pag init ng stator, yan, nararamdaman na dun sa likod, sa may cover, nag-overheat siya pag hinawakan ninyo. Tapos, ito nga nangangamoy sunog yan, yung pag-ikot na pag-ikot, itong shafting at saka yung bushing niya, ay bakal sa bakal na. Ang, wala na siya kasing pampadulas. Kaya nagkaroon na ng tama o kaunti.
Pero tignan natin kung kaya pa nahabulin ng liha, magkabila, ito. Tapos, siyempre, papaltan natin ito ng bushing parehos. Okay? Subukan natin na liyahin. Liyahin natin ito. Bali, gumagamit muna ko ng number 400 sa unang pagliliha, tapos papainal ko ng pagliliha sa 1,000 para pinong-pino siya. Yan. Parang kaya pa na habulin sa liha. Okay, yan. Ayan, parang kaya pa sa kabila. Okay. So, ganito ang pagliliha. Kailangan wala siyang scratch itong shafting natin. Kahit counting scratch yan, dapat wala. Para pinong-pino siya. Makinis na makinis, kumbaga. Okay na. So, kaya siya. Lahin din natin dito. Para pagpasok natin ng bushing mamaya, walang sasabit. Hindi dapat kasi magasgasan yung bushing. Yung bagong lalagay natin dahil pag nagasgasan yun, oh, makakatama yan. Shafting tsaka bushing. Hindi magtatagal din. Okay. Yan. Lagyan natin ng pino. Lagyan natin ng pino. 1,000. Nahihirapan kasi yung motor ikutin dahil bus na yung langis niya. Kaya pag ikot niya, nagiinit yung shafting. Dahil wala na pang padulas, yun yung nagiging dahilan kung bakit nahihirapan ikutin ng stator yung rotor. Pag nahihirapan yung stator, umiinit yung stator, yung bakal niya, yung core. Yun yung nararamdaman natin pag hinawakan natin sa likod ng cover niya. Kaya mainit, tapos na may sunog. Okay, so kaya pa, oh, makinis na. Wala na ano. So ang gawin natin ito naman, palitan natin yung bushing niya, dalawa. Tapos lagyan natin siya ng langis. Wala ako ng bushing. Okay, ang unang natin gawin, tanggalin natin itong bushing. So, medyo madaling palitan to. Tanggalin natin dito para matanggal yung bushing. So, tanggal na siya, oh. Itong isa, medyo kailangan natin mag-ingat kasi ito. Okay, tanggal na rin. Ganyan. Okay, gawin natin dito. Long nose, ang katapat nito. Pubukan natin siya pataas para makuha natin yung foam. Malagyan natin ng okay bushing. Ito yung foam niya, oh. Lagyan natin ito ng langis. Yan, motor oil. Ang ginagamit ko bago. Yung kasing ginagamit sa ano na, oh, masyadong malabnaw, mano, malabnaw. Yung ginagamit sa mga panahi. Dati yung ginagamit ko, kaya lang madaling dahil malabnaw siya masyado. Madali siyang matuyo. Ito, taon. Mga taon, hindi pa natutuyo. Pasok natin ulit. Kasi may langis na. So, ganun din yung gagawin nyo sa kabila. Proseso, ganito rin. Ayan. Pasok lang natin sa pamamagitan ng long nose. Ayan. Tapos, lagay natin yung bushing na bago. Ito. Ayan. Kasya na siya. Ito nyo, napapasok na siya. Tapos ang gagamitin lang natin dyan, tulak lang uli natin to. Ayan. Tapos papakin natin ng kaunti sa tabi. Okay. So ganyan. O, dali lang, di ba? So may pit yan, no? Hindi dapat nagagalaw ng daliri. So may pit. Ayan. Hindi dapat maluwag yan. At magpit. Kasi kung maluwag yan, kakapit yung shafting.
hindi rin iikot. Kailangan medyo maikpit siya. Okay na. Itong isa naman, ganun din ang gagawin natin. Okay. Bubukan natin ang magitan ng lungro. Bukan natin pataas para maipasok natin yung bushing. Ito. Okay. Lagyan natin ng yung pump. Ayan. Tama lang lagyan natin. Okay. Panoorin nyo yung mga video ko, channel ko. Lahat ng mga pagkarinuwang sira ay nai-upload ko na. Ilan na lang yung hindi ko pa nai-upload. Okay, yan. So, ang gawin natin, pasok na natin. May hindi ganito klase na ano, nalaktang bushing. Pero may mga video ako din tungkol din sa ganun. Lagyan natin itong bushing. Ayan. Tapos tulak ulit natin. Okay natin. Tignan natin kung may pit. Ayan, may pit. Kunti. Ayan. So, ito. Pwede na to. So, okay na. Okay. So, buuin na natin. Ang ating, ano, lagyan natin ng langis to. Kabila. Para madulas na siya. Okay. Ito natin, madumi. So, ito. Balik na natin yung stator. Pero, gawin natin. Lagyan muna natin ng ano yung ano. Cable tie itong natanggal kanina. Dito. Para matibay siya. Kasi na putol yung isang cable tie. Sobrang init. Okay. So, ibalik na natin. Suot muna natin itong capacitor dito, katulad ng kanina ginawa natin. Ayan. So, ganun. Kung paanong inano natin kanina, tinanggal natin, siyempre ganun din natin siya ibabalik. Okay. Tapos ilagay na natin itong rotor. Safety, pasok natin. Okay. Ayan, medyo talaga madulas na siya. Tapos ilagay natin ito. Front housing. Ayan. Okay, tingnan natin yung kanyang ano, tama lang, oh. Kung sikip yung pagkakang ano, to pag dapat may play. Kung sikip, magbawas kayo ng mga spacer katulad ng mga to sa loob. Magbawas kayo. Kung luwag na luwag naman, magdagdag kayo. Kaya bawasan nyo yung ano niyan, yung sa pan niya. Yung sa pan. Ayan, okay. Lagyan natin ng screw. Gurado, okay na ito. Hindi na ito mag-iinit. Kasi meron na siyang langis. Okay na yung bushing niya. Makinis na yung safting niya. So, yun kasi yung nangangamoy. Nangamoy sunog. Hindi yung motor kasi maandar naman siya eh. Kung hindi maandar, baka yung motor. Pero hindi yung motor. Delikado kasi kung hindi natin naagapan. Buti din nalagad sa atin kung may ari. Kasi tatakot nga raw sila. Mga naman paggabi nga naman. Hindi nila namamalayan. Masunog yung kanilang bahay dahil sa electric pan nila na mapabayaan na nangangamoy sunog. Pero bibira naman ganun. Ayan, so ganun lang, alam na ninyo. Okay, so yan, ilagay na natin yung apat na screw. Kapitan lang natin. Okay, ilagay natin itong
kanyang girl box. Tapos natin ang girl box natin, short lang natin ng ganun. Short lang natin ng ganun, oh. Tapos lagyan na natin yung screw niya. Screw yan dito na tatlo na kinalas natin kanina. So balik lang natin. Eh balik lang. Okay. So yan. Tapos itong kabila, lagay natin itong tinanggal natin kanina na pinaka-stopper niya. Okay. Ayan. So, balik lang natin katulad ng pagkakalas natin kanina. So, ganun lang, basic lang yan. So, mahalaga, nakita niyo yung dahilan kung bakit siya nangangamoy sunog at mag-o yung go overheat. Okay, luwag naman itong capacitor, lagay na rin natin screw. Ayan, so halos wala siyang cut. Hindi ko na kinat itong video masyado para talagang masundan ninyo. Okay, yan na. Ayos na. So, lagay natin yung ito yung stopper ng bleed. Okay. Tapos, lagay na natin dito. Ayan, lagay na natin dito sa neck. Ito yung tinanggal natin kanina. Ito siya naka bit. Ayan. Screw natin. Buti medyo maluwag ito sa neck. Minsan, grabe nung hipit dito. Halos hindi mo makalas. Ayun, pagka may hipit dito, dito kayo, dito na lang kayo magkalas. Ayan. Ayan. Okay, so tayo natin. Lagyan muna pala natin itong ano niya. Tayo muna natin. Yan, makita ninyo. Patas natin. Patas ko lang yung camera. Makita ninyo. Patas ka lang. Ayan. Okay, para makita nyo pagka sinubukan na natin. Okay. Ayan. Natin tong ano para sa swing nya. Tapos try natin. Try natin bago natin ano kung ano. Kung lang naging problema. Try natin kung iikot. Saksak natin. Kung lang naging problema. Ayan, okay naman. So, hindi naman agad siya nag-iinit. So, lagay natin yung ano, yung blade niya. Tapos subukan natin. Kita nyo, halos ano lang to. Wala pang isang oras. Wala pang isang oras. Kalahating oras siguro to. Kasi binibidyoan ko pa to eh. Ano lang kabilis. Kaya malaking kitaan. So magkano kasi singilin to? Singilin ko to ng 180. Magkano ang puhunan? Bushing, 10, 2, 20.
20 lang po muna. Saka yung kliha. Saka yung pagod ninyo. Oh, kita na kayo. Kung gusto naman nyo, di gawin yung ano. Masyadong okay. Hindi makita kasi yung ayan. Gusto nyo 150, nasa inyo yan. Pagkatawad naman ng customer, pwede kayo mag-usap. Pero pag may bigalante naman ng customer, okay. Ayan, okay na. Saan na lang. Okay. So, lagyan natin yung ano niya, guard niya. Itong guard. Ayan. Itong blade, yung blade niya, no, lata, mayroon siyang screw dito, kaya tatapat lang ninyo doon sa ano niya, nakalock niya. Tapat lang doon, tapos sigpitan yung screw. Okay. So, meron pa rin siya nito. So, hindi ba ito? Talagang okay. Ayos. Uli, ito, front guard. Okay. Tapos, try natin. Try natin na panda rin. So try natin. So saksak natin. Layo natin ng kaunti. Subukan natin ngayon. Saksak natin. Tapos lagyan natin sa 1. Okay, yan na. May ikot na siya. Lakas na. So, ganyan lang. So, sana natutuloy kayo. I-subscribe na yung channel ko. Naki-like din ang aking mga video. Yung 1 pa lang yan. Lakas. 2. Yung kanyang 3. So, okay na. So, nalagay ko lang yung cover. Palitan natin yung nasira ng oxidation na dami naman ako dito. Tapos, testingin natin ng 1 oras. Okay. Sana natutuloy kayo. Stay mulit. Mag-upload ulit ako ng iba pang mga video.